nakakuha ako ng brand new G-Shock watch sa halagang 1,000 yen lang or 380 pesos dito sa Japan. So habang namamasyal kami kanina is naisipan namin dumaan ng game center at nakikita nyo dyan sa video natin sinusubukan kung kuhain yung malaking shark na yan sa toy plane. So paborito ko talagang naglalaro niyan at napakarami na ng stuffed toy dito sa bahay dahil medyo nakuha ko na yung diskarte kung paano nakukuha yan. So ito na nga siya, sobrang laki ng plastic niya, no? Naiuwi na natin dito itong shark na to. Kaya ako nagustuhan kunin tong shark na to is yan, makikita nyo naman pwede siyang una na dantayan or yakapin. Kaya mapapakinabangan talaga namin siya. Unlike dun sa ibang mga stuffed toy na nakuha ko is natambak na lang dito sa bahay. So yun, punta na nga tayo kung paano ko nakuha yung G-Shock watch. At yun na nga, dahil nag-iikot kami sa game center, meron kami nakita na parang gacha-gacha na kapag tsumamba ka is makakuha ka ng mga relo or AirPods kasi meron ding mga nakapwesto doon na AirPods. So hindi ko nga lang siya na-videoan ng buo dahil hindi ko naman ina-expect na mananalo kami. Kung alam ko lang, mula umpisa is binidyohan ko na yun. Pero yun nga, dyan sa video natin nakikita nyo na una nalito pa kami kung nanalo na ba talaga kami or hindi. Kasi hindi ko alam na two-way pala yung winning nun. Pwede ka manalo doon sa may gacha-gacha sa taas. Meron ka makukuha na nandun sa loob ng bola. Then, nagro-roll din pala yung doon sa baba kung saan yung mga nandun nakalagay yung mga relo. Ngayon punta na tayo sa video kung saan nakuha ko tong brand new G-Shock na to. So, bago natin i-play yung video, hindi ko kasi nasimulan yung video na simula naglagay ako ng pera dahil ngayon hindi ko naman ina-expect na mananalo ko. Kung alam ko lang is kinuhaan ko na yan. Then, nag-take na ako ng video nung feeling ko panalo kami pero hindi ko pa kagad kiniklaim kasi hindi pa naman namin nakukuha yung relo. And hindi ko alam na two-way pala yung winning nung parang gacha-gacha machine na yun. So panoorin na natin yung video. Sabi ko pinky. Panalo ba? 7-7. Nakailang. Bukas! Sa atin niya! Wala na, naglock na. Naglock talaga. Very nice, very nice. So naerte kami dito, nakakuha kami ng G-Shock. Oh, G-Shock talaga siya, legit. Tsaka, first time namin mag-try dito. So naerte pa. Headset. So ba yun? So ba yun? Dito sa ilalim may maliit pink na G-Shock. Oh. Tsaka earphones. Ito yung gusto ko. Hindi ko alam kung magkano yung value nito pero at least nakakuha tayo ng G-Shock sa halagang 1,000 yen sa nakalagay. Sa halagang 1,000 yen. Naswertehan natin ngayong araw. Diba nang 777 yung number? Si mami yung may gusto ng pink eh. Black yung lumabas no. Pero okay din. Ngayon lang tayo nakakakuha. So dito tayo sa machine nag-try kanina. Hindi ko kasi na-video nung naghulog kami ng pera. Kasi hindi ko naman ina-expect na mananalo kami. So Yukito ang pinapindot natin. And ngayon, ite-testing ulit natin siya. Lagay ulit tayo 1,000. Makikita natin dito sa ilalim. Ayan, nakalock yung mga yan. Nakalock. Hindi siya nabubuksan. Tapos nag-ikot yung ilaw kanina. Nag-stop dito sa itim kaya nakuha namin yung relo. So ngayon, testing ulit natin. Swerte to si Yukito eh. Pindot. Hindot, dali. Panalo mo ulit, anak. Sige. Yun, no? Ayan, ganyan yung nangyari kanina. Umilaw to. Nalito pa kami kung nanalo kami o hindi. Gusto na niya yung pink. Pink G-Shock. Saba. Kung naging 5 unit na, eto. Wala, ganon. Ganon yung nangyari kanina, umikot. Dito siya nag-stop. Sayang. Sayang, wala. Kunti na lang siya na. Meron pa rin tayo nito. Pero ang galing. At least na-chamba natin yung relo kanina na isa. So yun, ngayon ko lang na-figure out kung paano kami nanalo. So dito pala sa parang gacha-gacha na to.
may chance ka manalo dito ng kung anong mga premyo dun sa bilog. Kasabay nun, mag-i-start tong parang lottery na to or parang mga numbers na lilitaw. So dun sa video natin kanina, lumabas 777, tatlong number yung pare-parehas. Kaya nag-open itong number 7. So kailangan pare-parehas yung numerong lumabas dito. Kanyari 555, ito yung bubukas. Tapos wala siyang susi. Kasi na-expect ko, kaya akala ko hindi kami nanalo. Madalas sa mga ganitong gacha-gacha, paglabas ng bola dito, mayroong susi. So iba yung style pala nito kasi ayan, makita natin, wala naman siyang susian. Then basta yun, pag tumapat sa yung tsamba, katulad na nangyari sa amin kanina, bubukas lang yung, mag-a-unlock lang yung pinto. So yun, at ngayon naniniwala na ako sa mga gacha-gacha dito kasi hindi pa talaga ako nanalo kahit isang beses dyan. Katulad na itong katabi na to, dito naman yung susi yung style. 2,000 naman siya. And ayan, mayroong PS5. Meron ding G-Shock, kaya mga pwede mo makuha. Then doon, susi yung makukuha mo. Kasi gagamitan mo siya ng susi, parang ganito. Pagkabakante na yun, ibig sabihin may nakakuha na. So yung iba nakalagay dito, mga ano, Nintendo Switch, nakuha na yun. Tinitingnan ko lang yun dati. Ngayon ipakita ko naman sa inyo yung box, no? Kung anong laman ng box. So meron siya mga, eto, yung mga warranty. User manual, tapos itong makapal na to. Then nakalagay siya sa dito, sa parang bakal na to. Then sinerge ko sa internet kung magkano siya. Dahil nandito naman yung parang barcode natin or yung klase ng unit niya. Dito nakasulat. So pag search siya na lumitaw doon na nagkakalaga siya ng 12,000 yen dyan sa mismong website ng G-Shock. Or kung sa peso is hindi ko sure, wala akong calculator ngayon, pero siguro mga nasa 5,000 or 6,000 peso ang halaga nito. So talagang sigurong nagkataon na para sa akin talaga to dahil sinwerte kami na makuha to. Dahil syempre yung mga ganong machine parang meron nire-reach muna yun na times or pera bago nila ibigay yung mga ganito. So yun, talaga na-chamba namin na isang beses lang. So parang 2,000 yen ang nagastos ko dito dahil naglaglag pa ulit ako ng 1,000 yen para maipakita sa inyo yung process ng pagkapanalo ko. Pero okay lang naman, panalo pa rin naman kami. Ganito lang siya, maliit lang siya. At mula ngayon is tuwing may makikita akong ganun, magta-try ako ng isang beses. Hindi ko nire-recommend na magbabad kayo sa ganun, na maghulog kayo na maghulog. Kasi nga, by chance pa rin yung pagkakakuha ng mga premyo doon. Kung magkataon talaga na ibibigay na ng machine yon, paglagay nyo ng pera is makukuha nyo yun. Then, sa toy crane naman is, syempre, diskarte lang. Hindi ko na kailangan gumawa ng tutorial niyan dahil marami nang gumagawa niyan. And kung nagustuhan mo yung mga ganitong klase ng video, mahilig ka sa mga videos tungkol dito sa Japan, i-check nyo yung YouTube channel natin. Andyan yung mga vlogs ko sa Tokyo Talks with James, or i-check nyo na lang yung link dyan sa may comment section, or i-check nyo yung profile natin. And yun na siguro para sa video na to. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa sunod na video. Keep safe!